Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Welcome back to my channel, Scarpy Brothers. So ngayon, mga kapatid, babahagi ko naman po sa inyo yung tanim naming kalabasa. Yung tanim namin na kalabasa, mayroon ng 62 days ngayon. At ang magandang balita pa dyan ay nagsisimula na silang magbubunga. At ang dami pong bulaklak. At nilalagyan na namin ng taging kahapon para malaman namin yung mga bunga at kung ilan. Saka malalaman din namin kung ilan yung mga napulinit namin. So tara, mga brothers, pasyal, ipapasyal ko po kayo sa taniman kong kalabasa. Let's go, mga brothers. At dito tayo dadaan sa taniman kong mga sitaw. Para ipapakita ko po sa inyo yung mga bunga ng mga sitaw na tanim ko. Ayan. So, kamakailan lang kami nag-harvest. Araw-araw po nag-harvest po kami. So, ilan pa lang po yung mga puno na nagbubunga. Hindi pa po lahat. Pero napakarami na po nilang bunga. Ayan. Ayan si... Walang. Tulid mo, namimitas ng sitaw dahil may bumibili. So dito po sa amin, araw-araw po may bumibili. May bumibili ng 2 kilo, 3 kilo. Dito sinangarin nga natin bago tayo magtuloy. Doon sa taniman ko na kalabasa. Atalo. O yan, tara. At tuloy na tayo. Napakarami pong bunga. Ito po yung sinasabi ko, mga tol, doon sa wala kong vlog. Kulay maroon yung pinagkuhanan, pero yung resulta kulay verde. Pero hindi na rin masama. Kasi ang dami naman yung bunga. So ito lang, ito po yung aking mga tanim na kalabasa. Ayan. Ilan pa lang po yung dito banda. Wala pa pong bulaklak dito. Dahil huli na po itong itinatanim. Ayan, mga kapatid, dito na tayo sa mas malaki-laking area ng taniman ko ng kalabasa. Ayan, kung nakikita niyo po yan dyan. Ayan, marami pong mga dilaw na bulaklak. Ayan, kung napapansin niyo po, may mga tinutusok kami na dahon ng nyug. Ayan, so yan po yung mga palatanda namin na nandyan po yung mga bunga. Ayan, so mula nung pagkasibol nila, mayroon itong 62 days na. So, hindi na rin masama dahil nakita na namin yung mga bunga. Ayan. So, ilan pa lamang po yung napulinit namin dito, hindi pa po lahat. Dahil ilan pa lang po yung mga bulaklak na lalaki. So, ayan o. So, kahapon nagtataging kami ni Tol Edmund. Ayan. So, kahapon, mayroon itong dilang namin na 62 piraso. Ayan. Yung pinaghirapan namin dito, kahit papaano, nakakatanggal ng pagod. Yung nakikita na namin na nagsisimula na silang magbunga. Yung napakarami po nilang bulaklak. Nakakatuwa. Kahapon pa po ito, may bumukas po na ilan kahapon. Tapos ngayon, wala na po sila. Oh. Ano na? Iklop na po yung mga petals nila. Tapos ngayon, ang dami na namang bumukas. Ngayon, may isa pa po doon, no? Hindi namin nalagyan ng tag. Ibig sabihin, hindi po ito nakasama sa bilang. Ayan, oh. Ayan. So, lalagyan natin ng tusukan natin. Yun yung ginagawa namin, tinutusukan na namin ng daon ng nyug para malalaman namin yung bilang. Saka, siyempre sa pag-inspeksyon ng bunga, mas mabilis po natin silang mapupuntahan. Ayun, mayroon pa pong isa dito. Ayun po. Oh. Dito malalaman namin yung bunga. Saan sila banda.
Mayroon na ulit tayo na 64 na dagdag. 64 na lahat dahil nadagdagan ng dalawa. Yun ang tataba po nila. So, sa ngayon ay araw ng ano? Araw ng Sabado. Sa 12 ng Hunyo. Kaya ulan-ulan na. Nag-ulan na talaga. Kaya para naman sa aming mga farmer, natutuwa kami pag may ulan. Dahil para sa mga tanim din namin. Ay, malaki na isa. Oh. Natanggal na yung kanyang petals. Tapos may isa pa dito. So, ano, wala siyang tagging. Kaya hindi po ito kasama sa bilang. Lagyan natin ng tag. Meron tayong 65 na pirasong bunga. Ayan. Tapos maaaring bukas, ayan ay magbubukas na rin po yan. Yung mga nilalagyan namin ng tag, yun pa lamang po yung nagbubukas na. Pero hindi pa po natin masisiguro kung sila po ay magtutuloy-tuloy. Kasi kawawa naman. Nalaglagan ng bunga o. Bunga ng nyug. Yun nga po mga kapatid, hindi pa natin masasabi kung yung lahat ng bunga na yun ay magtutuloy-tuloy dahil maaaring may malalaglag po dyan, may ma-abort. Ganun po talaga ang buhay ng kalabasa. So kahit anong prutas naman, hindi maiwasan na mayroong hindi magtutuloy. Tapos yung iba dito, yun, gumapang na dito sa may masukal. So hayaan lang natin to, tingnan natin kung wala bang bunga. So, wala pa naman. Ayan. Pero may mga bulaklak na rin sila. Ayan. Ito na. Gumapang na siya dito sa masukal na parte ng lupa namin. Ito, kung kagandahan lang po sa mga kalabasa, mga kapatid. Ano. So, kahit itinatanim mo siya doon sa malayo sa ano, tulad nito, puro mga bato. So, pwede lang. Walang problema. Pwede mo siyang pagapangin dito kahit yung puno nandyan lang sa ibaba. Hindi mo na kailangan linisin pa ito. Importante yung puno. Mamintin mo, matatanggalan mo ng damo. Pero sa ngayon, hindi pa kami nakapagdamo. Gawa nung halos araw-araw po dito umuulan. Yan po kung matatanaw niyo po. Dami pong bulaklak. Ayan. Tara, bababa ulit ako. Tingnan natin kung mayroon pa tayong makikita ang mga bulaklak na walang tag. So, yung tanim ko po dito mga tol, ay mayroon itong yung buto na tinanim namin ito, may kulang-kulang 400 piraso. Pero yung huling bilang namin, mga nasa 300 lang yata po yung nagtutuloy. Pero hindi na rin masama. Kung yung 300 naman eh, magbubunga po ng kahit 5 piraso lamang. Malaking bagay na po yun. So, sa pagtatanim po mga brothers, may nandito talaga ang pera. Basta marunong ka lang, masipag ka lang, nandito yung pera. Naalala nyo po, nung sa rooftop gardening ko, nagsisimula po ako doon, dalawang puno. Isang puno, dalawang puno lamang, dahil maliit lang yung espasyo ko doon. Pero hindi pa ako nakakain ng bunga doon. Gawa nung, wala namang nagtutuloy, naabot lang pag nagbubunga. Hindi yata nasanay doon sa rooftop. Saka mainit po doon. Ito sa lugar namin, malamig. Dahil marami pong puno sa paligid. Ayan, may mga pang-pang pa dyan. Yung target namin ni Utolidmon, mataniman din ang kalabasa. Ayan. Kalabasa hanggang doon sa kabila. Ayan. Ito mga tol, papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng lalaki na bulaklak. Ayan. Ayan po yung lalaki na bulaklak. So, kasi yun, may bunga siya sa katabi. Napulinit na namin kahapon yan. Yan. May dalawang bulaklak na lalaki.
So ngayon magpupulinit tayo. Pero kahit naman hindi namin ipupulinit ito, walang problema dahil napakarami po ditong bubuyog. Bubuyog at saka yung mga yung gumagawa ng pulot, anibi. Dahil sa paligid, ang ginawa namin, nagtatanim kami ng mais. Hindi muna namin itinataniman lahat ng kalabasa dahil wala pa kami yung contact sa market kung sinong pwedeng pagsaka namin. Kaya ang ginawa namin, nagtatanim muna kami ng mais sa paligid dahil yung mais yun ang una-unang cropping dito sa lugar namin dahil ginagawa namin bigas yan na kinakain namin dito. Yan, daming bubuyog na dumadapo sa bulaklak ng mais. Yung iba naman nagtutuloy dito sa taniman ko ng kalabasa. Pero mas maganda kung magpupulini tayo, sariling pollination ang gagawin natin. Puputulin lang natin to. Ganyan. Pero sa isang bulaklak, kaya mong magpulinit na hanggang 5. So, sasampulan ko po kayo mga kapatid. So, ganito lang gagawin natin dyan. Tatanggalin natin to. Dilaw na yan, yung powder na yan, yun yung ikikis-kis natin doon sa babaeng bulaklak. Yung babaeng bulaklak naman, makikita natin siya, nagdadala siya ng bunga. At sa lalaki po yan siya, di ba? Wala pong bilog sa kanyang baba banda. So ito yung ikikis-kis natin yung powder niyan. So, makikita nyo po dyan sa gitna, may powder po yan. At wala nito, may isa pa po tayong bulaklak na hindi pa napupulinate. Hindi pa natin nalagyan ng tag. Ayan. So, ilan na ba yun kanina? 65 ba yun? 65 yata yun. So, ganito lang. I-kiss-kiss natin siya dito. Sa gitna. Ayan. So, mag-iwan lang tayo ng pollen dyan. So, ayos na po yun mga mayroon pa namang natitira. Gagawin natin dyan, ikis-kis natin sa iba. So, yung gagawin natin dyan, pagkatapos, tutupilan natin ito. Petals niya. Para ang purpose dyan, hindi papasukin ng tubig. Isis na bilang. So, nakakatuwa lang mga tol, no? 62 days mula nung siyang sumibol. Ito, nagdadala na po siya ng mga bunga. Ulit natin, ganun lang ulit. Itiklupin lang natin itong ibabaw. Ayan, hindi pa yan. Hindi pa natin ito lalagyan ng tag. May isa pa rin po dito. Wala pa pong tag ito. May 67 na bulaklak na bubukas. Pero hindi ko po sinasabi mga kapatid na lahat yung 67 na yun ay magtutuloy. Mayroon po talaga maabot nito. Marami pang nagbubukas oh, na hindi natin nalagyan ng tag. Oh, bye. Ayan oh. Daga na kung nukandre ba? Napulinit nga, wapan na kumabutay yung tag. Okay rin oh. Dito ka bukare. Okay sa ato. Okay na lang lukay. Ito yung tulid bun. Yung katuwang ko rito. Sa pagtatanim. So kami lamang po dalawa dito. Ang tandem kami. Yun, may isa pa po dito. Wala pa pong tag. Kaya hindi pa po siya kasama sa bilang. Ulinit na rin po natin. Ito pang apat na bulaklak na ipupulinit natin. Yan lang, ganyan lamang pong pagpupulinit mga tol. Tapos, iklupin natin yung bulaklak. Pwede pasukin ang tubig.
Dari po doon, apayos sa dari. Yan, may kakunti na lang natira mga... Kunti na lang. So, kaya pa ito sa panglima. Hanap pa tayo ng bulaklak. Itasin mo yung ano, may isa, may dalawa doon, lalaki na bulaklak, dalawa doon. Itasin mo. Para i-kiss-kiss natin dito sa mga babaeng bulaklak. Wala pa naman po ako nakikita ng mga na-abort, mga kapatid. Ah, meron na doon. Meron daw yung na-abort doon isa. Hindi talaga maiwasan yun dahil nauna yung babaeng bulaklak bago po yung lalaking bulaklak. Yan, so tulad mo naglalagay ng tagging. Nagpopulinitin siya. Natulungan niya ako. Tapos, dun po banda, yun po yung taniman namin na sitaw. Dapat yung sitaw namin, sinagad na namin dun. Oh. So lang kinap. Yun mga kapatid, hanggang dito na lang muna. Siguro sa sunod ko pong update ay magpipitas na po tayo ng bunga. Siguro mga 15 to 20 days siguro baka may mapipitas na po tayo. And bago ko po makalimutan ng lahat, may galang shoutout nga pala sa buong team international na walang sawa pong sumusubaybay sa channel ko po. At marami-raming salamat po muli sa inyong lahat. Sa mga secret subscriber ko po dyan, thank you so much sa inyong panonood din. Ayan. So sa kapatid ko din po, thank you so much sa walang sawang paggabay at pagsuporta. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya, subscribe na rin po, Roxy and Manny Vlogs. Ayan. So, siya po yung kapatid ko na umalalay sa mga pinagagawa ko po rito. Siya po yung editor po ng aking mga video. Yun muli po, maraming salamat sa lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung notification bell para updated po kayo sa susunod ko pong mga videos. And happy farming po mga kapatid. Salamat po muli sa inyong panonood and God bless you all.